sabi, yes, I told you so. Joke lang, diba? Ang daming ano, ang daming, there are so many things to be grateful for. First is yung pagising mo pa lang sa umaga. Diba? Pwede namang hindi ka nagising yun. O pwede namang hindi ka na magising. Pero ginising ka pa din. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay, gising. Diba? Healthy. Ikaw, healthy ka. May barley tayo. May I Am Worldwide tayo. Diba? May internet ka. May cellphone ka. May gadgets ka. May bahay ka na tinutuluyan. Ang daming bagay na pwedeng ipagpasalamat. No? Alam nyo ba, pag na-try nyo pong bilangin ang mga blessings ninyo over yung mga negative na nangyayari sa inyo, mafe-feel mo na super blessed ka pa din. Sobra. Lalo na, eto ha, kwento ko lang sa inyo. Dito sa may bandang, ano namin, bandang San Juan, no? Every time na dumadaan kami ni Mentor Poy dyan, alam ni Mentor Glencio na yung sa may chocolate factory, dito sa may chocolate factory, yung may dinadaanan kami doon, bago kami makarating ng chocolate factory, from Kopitiam, dire-diretso yun, papuntang chocolate factory, may madadaanan kaming squatter area. May madadaanan kaming squatter area. Tapos, minsan, traffic doon. So, mapapahinto ka talaga sa tapat ng squatter area na yun. So, marirealize mo na lang, grabe, no? Blessed pa rin ako kasi ganito yung bahay namin. Hindi kagaya ng bahay nila. Yung ganun, yung iba nga wala, totally walang tinutuluyan. Diba? So, ikaw ba, are you grateful for what you have right now? Kahit hindi pa siya yung kasing laki ng meron si Mentor May, kasing laki ng meron si Mentor Kat, kasing laki ng meron sila VP, sila Press, are you still grateful kung anong meron ka ngayon? You have to. We have to. We have to be grateful. No? Kasi ang pagiging grateful is a sign of being positive. Meron ka bang kakilala na binigyan mo na, nagreklamo pa? Yung ganon? Kailangan tayo maging grateful. Okay, kung binigyan ka, kahit magkano man yan, kahit gano man yan kaliit, you have to be grateful. Okay, at least meron. Diba? Ayan, pride. Alisin na natin yung pride. Okay? Ito po, makaka-relate ako dito, no? Sabi ko nga sa inyo, itong proseso na to, itong topic natin na to, isa sa mga proseso na pinagdaanan din talaga ni Mentor JC. Kasi lalo na tong pride, no, before when I was still working, syempre andun yung pride ko na supervisor ako, 'di ba? Graduate ako. Yung ganun, tapos magne-networking ako. Tapos makikinig ako sa mga batang hindi naman graduate like Mentor Marlon Santos. Yung mga ganun, bakit ako makikinig sa kanya eh hindi naman siya graduate? Bakit ako makikinig sa kanya eh wala pa naman siyang wala naman siyang posisyon or never pa siya naka-experience ng trabaho. Yung ganon, which is very wrong. Kasi talagang pinalulun sa akin ni Mentor Marlon yung pride ko na yun. Diba? Na kahit bata siya, meron siyang sasakyan. Diba? Meron siyang time freedom. Meron siyang financial freedom. Ako, wala. Sunod-sunuran ako sa boss ko kahit mataas yung position ko, kahit supervisor ako. I still need to go to work. I still need to report. No? I still need to wake up sa gantong oras kasi kailangan pumasok. Nagigets niyo po? So yun yung na-realize ko. Tapos wala akong sasakyan. O supervisor ka nga. Tapos ka nga ng pag-aaral, wala ka naman sasakyan. Pumipila ka sa MRT, naka-tuck-in ka, naka-polo ka, naka-tuck-in ka, naka-black shoes ka, naka-slacks ka. Oh, ang ganda-ganda ng pormahan mo, pero pumipila ka sa MRT, pumipila ka sa bus station.
eh yung bata, may sariling sasakyan. Anytime, pwede siyang mag-travel-travel. Mag-drive-drive. Kaya nilunod ko po talaga yung pride. And from then on, dun ko na-realize na this business is hindi tumitingin sa kung ano mang estado mo sa buhay. Or hindi tumitingin sa kung ano man position mo sa trabaho mo. Nagigets niyo po? Kasi, di ba? Supervisor ako eh. Kumbaga yun yung lagi kong, ano eh, lagi kong nilalaban eh. Dati, supervisor ako. Diba? Pero ngayon, pag nag-introduce na lang ako, before po, supervisor ako, pero ngayon, full-time na dito. Yung ganon. No? Kumbaga parang introduction na lang siya. Pero hindi ko na siya niyayabang o hindi ko na siya pinafront na ako nga supervisor ako. Yung ganon. Kasi wala dito sa business kung ano man yung estado mo sa labas. No? Kapag may pangarap ka or gusto mong makuha yung mga pangarap mo, sundin mo yung mga taong nakuha na yung pangarap nila o nakukuha yung mga pangarap nila. And isa sa mga paraan para makuha rin natin yung mga gusto natin is to have the attitude. Diba? Ayan. Ano ba yung attitude na sinasabi ni Mentor JC? Ngayon, na-mute ka po. Yun. Kita ko na-mute. Okay, sige. Ayan. Saan ako natigil? Sisimulan ko ba sa simula? Charot. Hindi, joke lang. Ayan. So, dapat daw dito, isa sa mga attitude mo is mabait ka. Okay? Isa sa mga attitude is kailangan maging mabait tayo hindi lang sa mga tao na may pakinabang tayo. Kailangan mabait tayo sa lahat. Okay, bakit? Meron ka bang gustong kasama na hindi mabait? Di ba wala? So isa sa mga ibig sabihin nun, para gustuhin ka na, I mean, para magkaroon ka ng grupo, magkaroon ka ng team, magkaroon ka ng solid na mga kasama dito sa business, is kailangan marunong ka makisama. Di ba? Plus, you have to obey and listen. Kailangan marunong kang makinig. Sumunod. Okay? Ang swerte natin kasi we have people na susundan. We have people na nauna na. Ibig sabihin, the path is proven and tested. The system is proven and tested. No? Kaya wala tayo dapat doubts or worries sa sinusundan natin. Clear po? Ayan. Third, yes upline. Ito. Or yes mentor attitude. Walang ituturo sa iyo mga mentors na ikasasama mo. So, in short, obey. Kapag sinabi niya na gawin mo to sa business, go lang. It's for your own growth. Okay? GLLLA, good learning and listening attitude. So, kung ano man yung tinuturo sa'yo, i-absorb mo, and aralin mo. Okay, paano mo siya maaaral? Kailangan empty cup ka. Ano yung ibig sabihin ng empty cup? Kumbaga parang bata ka na tinuturuan kang magsulat. Yung hindi mo talaga alam kung paano magsulat, nakikinig ka lang dun sa nagtuturo sa'yo, sa teacher mo. Nagigets niyo ba? Yung mindset natin, di ba, nung bata? Kasi hindi natin, for example na lang, kahit hindi naman bata. Ngayon, gusto mong mag-fly ng isang airplane. Ayan. Gusto mong matutong mag-drive ng airplane or magpalipad ng aeroplano. Kanino ka magpapaturo? Sa karpintero ba? Di ba, hindi naman. Di ba magpapaturo ka dun sa marunong mag-fly na airplane? So, since wala tayong kaalam-alam sa pag-fly ng airplane, di ba lahat ng knowledge natin nakadepende dun sa magtuturo sa atin? So, lahat ng gagawin natin nakadepende doon sa kung anong ituturo sa atin. So, same here in the business. Sabi ko nga,
wala yung posisyon mo sa labas, wala yung estado mo sa labas. Pagpasok mo dito, bagong-bago ka. Kumbaga, wala ka pang alam. Kaya, since gusto mo magkaroon ng alam, since gusto mo maging successful, you have to empty your cup and listen to those people na nauna na successful. Kasi pag hindi mo in-empty yung cup mo at tinuruan ka ng tinuruan ng mga top mentors, hindi mo ma-absorb. Matatapon at matatapon lang yun. Kasi maniniwala ka at magdedepende ka doon sa nalalaman mo. No, which is wrong. You have to empty your cup para ma-absorb mo lahat ng mga tinuturo sa iyo. Diba? Alright? Are you learning? Letter A pa lang tayo hanggang zito. Okay. Alright? So sabi dito, ang skills, ang knowledge, and hard work, kailangan yan for your success. But attitude is the most important factor. Diba? I'm not sure if this is coincidence, pero kapag ito total natin ang mga letters na yan, or i-convert natin yung letters to numbers, ang attitude is 100%. Or ang total is 100. Okay, ang skills 82, knowledge 96, hard work 98, matataas. No? Pero hindi sila yung kukumpleto sa success mo. Pwedeng magaling ka nga, no? Pero sablay naman yung attitude mo, magaling ka mag-talk, marami kang alam, masipag ka, pero sablay yung attitude mo. 'Di ba? So hindi mo pa rin makukuha yung 100% na success mo. Pwedeng kumikita ka sa ngayon, no? Pero hindi siya magtatagal if you have this bad attitude. No? Marami tayong kakilalang ganyan na iba wala na sa IM. Yung magagaling lang sa simula, pero dahil hindi maganda yung attitude, wala na. 'Di ba? Yung maraming alam dahil ang dami na palang networking na sinalihan. Tapos pagdating dito sa IM Worldwide, di ba? Alam mo yung they feel like they know everything? What? Taray ng tono ko. Yung they feel like they know everything, pero yung attitude naman nila is hindi aligned sa attitude ng ating mga BODs or sa ating mga top mentors. Wala din. Hindi rin sila nagtatagal. Tsaka nasa Bible yan. 'Di ba? Yung mga magagaling na parang basta 'yon. Basta may kwentong ganun si Pres eh. Yung parang meron ang mga tao, wag daw natin tignan yung mga successful na tao na hindi naman tama yung ginagawa. Yung mga ganun. Kasi posibleng kumikita sila ngayon, pwedeng successful sila ngayon, but eventually kukunin din 'yon sa kanila at ibibigay ni Lord doon sa mga tao may tamang attitude. Diba? At nagfa-follow, nag-obey sa kanya. O, diba? So, kailangan talaga magandang attitude mo dito. No? Hindi yung pag hindi nakaharap yung mga kasamahan mo, ang dami mong sinasabi. Diba? Yung mga ganun. Kailangan mabait ka dito. Okay. Ayan. So, ito, no? Ano daw to? Pusa. Charot. Hindi po yan laking pusa, no? Hindi po yan pusa. Ayan. Ang sabi dito, the army of BTS, charot. Makikita na naman Mentor Glenn's, no? The army of a sheep led by a lion will always defeat the armies of lion led by a sheep. Ano ibig sabihin nun? No? Ano ba ang attitude ng lion? Diba? Hindi naman siya yung pinakamalaki sa jungle. Hindi naman siya yung pinaka mataas, 'di ba? Sa jungle, hindi naman siya yung ano pa ba? Pero siya yung attitude niya pag naglalakad na siya in the middle of the jungle, parang lahat natatakot sa kanya. Because of the attitude na alam mo 'yun? Tapos tuturuan niya yung mga sheep. Ay ano ba yung mindset ng sheep? 'Di ba yung mga sheep parang itutupa mo, 'di ba? Sunod-sunuran. Yung mga ganun, tapos tahimik lang. No? Pero daw, pag ang lion nag-lead sa mga sheep, maiiba ang mindset ng mga sheep.
mananalo ang mga sheep kumpara sa mga lions na nilin ng sheep. Nagigets niyo po? Nasa leadership and nasa mindset ng leader. Nasa attitude ng leader. No? So kahit tahimik ka, kahit mahiyain ka daw, no? Kahit hindi ka magaling sa ganito, hindi mo pa alam kung paano gawin 'to. Wala kang experience sa ganitong business, sa network marketing. Pero nagpapaturo ka or nagpapa-guide ka sa mga lions ng IM Worldwide. Lions meaning yung mga top mentors, yung mga successful sa ganitong business. Magiging successful ka din. No? Kumpara sa alam mong magaling ka, tapos nagpapaturo ka sa mga taong puro salita lang or wala namang alam sa ganitong industriya, nasayang lang yung galing mo. Yung potential mo. Nagigets niyo po? Because of attitude. Because of your attitude as well. Or the leadership. Clear po? Okay. Next natin, B. Okay. Our attitude is the product of our belief. Ano daw ibig sabihin ng belief? No? Ibig sabihin, naniniwala po tayo. Okay? Ilalabas ko na to lahat. Ayan. Kailangan daw naniniwala tayo sa mga yan. Unang-una sa mga sponsors or mentors natin. Maniwala ka dyan. Okay? Huwag mong isipin na mas magaling ka dyan. Kailangan mo lang isipin na lalo na kung ang mentor mo meron ng resulta, kailangan mong sumunod sa kanila kasi nauna sila sa'yo. Diba? And pagdating naman ng time na meron ka ng mga downlines, whether isa, dalawa, tatlo, ang downlines mo, you have to trust them. Okay? Sabi ko nga, hindi ako magdadiamond, hindi tayo magdadiamond kung wala akong mga core leaders or wala akong mga downlines. No? And I trusted them na kaya nilang mag-produce, kaya nilang mag-lead. Itong intensive training yun na morning and evening sessions, hindi naman ako nagsabi kay Mentor Glenn na, oh, gawin mo to, gawin mo yan. O, di ba, may nag-drawing. Sino ba nang drawing? Talagang ang lakas maka, ano, ng mga estudyante. O, mga kids. Ayan. Pero nagigets nyo ba? Hindi na ako nagsabi kay Mentor Glenn na gawin na yung ganito. Siya na yung may sariling initiative sa ganitong ano mga activities. Diba? I trust her na kaya niya mag-lead. No? So if ikaw, meron ka rin mga downlines, hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. No? Kailangan may magaling din or meron ka rin nagagawang magaling under your organization. No? Hindi forever ikaw lang magaling. Okay, clear ba 'yon? Ayan, cross lines. Okay? Alam nyo naman na meron ditong left and right. Pwede nasa left ka, yung kasama mo nasa right. Malaki ang tulong ng cross lines. Lalo na kapag ang cross lines mo ay talagang, ano naman, achiever dito sa business. Baka naman kung sino-sinong cross line lang yung kausapin mo or paniwalaan mo. Diba? Dahil nag-just for you lang in 3 days or 4 days or 5 days, bilib na tayo. Pwede naman, wala namang problema. You can ask naman how they did or how they o paano nila nagawa. Naghang sa English. 'Di ba? Kung paano nila nagawa, no? You can collect information. No? And ikaw na bahala, nakainin kung ano yung mga laman at itapon kung ano yung mga tinik. Okay, basta magtiwala ka. Lalong-lalo na sa company at sa mga owners natin, BODs natin. Sobrang grateful ako na sila yung owners natin. Sila yung BODs natin. Promise. Hindi ko na ikukwento yung experience namin sa previous company bago kami mag-IM, pero yun ang sigurado ako. Buti na lang, nag-IM Worldwide ako.
buti na lang sumama ako sa kanya. Diba? Products, ayan, ito naman, sure naman ako, no, na bilib na bilib tayo sa Barbie, especially. Diba? Ang dami ng testimonies, lalo na sa Team G, diba? Ang daming testimonies, and alam na natin yung pwedeng magawa ng Barbie sa katawan natin. Even si Mentor Saisa, diba? Na nasa medical field, pero naniniwala sa Barbie natin. Naniniwala sa product natin. So wala nang questions. Kailangan natin magtiwala talaga. Kasi proven and tested. Okay? Marketing plan. Ayan. May kumita ng Just For You? Yes. In 4 years, may kumita ng 30 million? Yes. No. So ano pang duda natin sa marketing plan? Diba? Meron bang Just For You sa inyo na hindi nakuha ever ang Just For You commission? Wala naman, di ba? Nakukuha naman, di ba? Tama po ba? Di ba? Yan. And of course, magtiwala ka sa sarili mo. Unang-una yan. No, bago ka magtiwala sa lahat, magtiwala ka muna sa sarili mo. Kasi hindi ka nga makapagtiwala sa sarili mo eh. Magtiwala ka pa sa iba. No? Kaya mo. Yun yung lagi mong sabihin sa sarili mo. Kaya mong aralin lahat. Kaya mo ring maging magaling. Kaya mo ring maging achiever. Okay? And maniwala tayo kay Lord. Maniwala tayo kay Lord na dinala niya tayo dito for a purpose. Dinala niya tayo dito na meron tayong reason. Okay? Sa dami-dami ng pwedeng pagdalhan sa atin. Sa networking pa. Sa IM Worldwide pa. Diba? So may purpose. No? Magtiwala ka sa plano ni Lord sa buhay mo. Kasi wala siyang ibang plano kundi gawin kang prosperous. Diba? Jeremiah 29 verse 11. May plano si Lord. Magtiwala tayo doon. Okay? Ayan. Everything is possible for him who believes. Mark 9:23. Sabi dito, magtiwala ka kasi lahat ng mga nakikita mo sa mga top mentors, posible ring mangyari sa'yo. Yung three-story house ni Mentor May, yung sasakyan, ng mga nakikita mo, mga sports car, pwede mangyari yan sa'yo kung maniniwala ka. Diba sabi nga nila, yung faith is yung believing for something na hindi mo pa nakikita. Diba? Mark 9:23, tandaan niyo po yan. Yung sabi din dito, Matthew 19:26, diba? Everything is possible with God. No, pero kung tayo lang, medyo imposible. Medyo talaga. Imposible. No? Kaya magtiwala tayo kay Lord. No? Yung belief level natin dapat mataas. No? Kung meron ka pang mga taong hindi pinagkakatiwalaan or may mga doubts ka pa, no? Yung kay Lord dapat hindi nawawala yun. Hindi nababawasan. Kailangan mataas. Regardless kung ano pang nangyayari sa'yo ngayon. No? Ayan. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. O, di ba? Andiyan na naman yung salitang believe. No? Maniwala ka kasi. O, huwag kang magkaroon ng trust issues. Kagaya ko. Di ba? May trust issues. Alam niyo ba si Mentor Koy, sabi niya, sinabihan niya ako before, alam mo, hindi ka magkakaroon ng property kasi dahil sa trust issues mo. Anong ibig niyang sabihin? Kasi every time na naghahanap kami ng mga, for example, bahay, yung mga ganyan. One time naghanap ako ng bahay sa may Antipolo. Pinagda-down na ako ng ahente. Sabi ko kay Poy, huwag muna tayong mag-down. Baka hindi ako ma-approve. Tapos kukunin niya lang yung ano, yung down payment, tapos hindi na ibabalik. Tapos mga, yung mga ganun akong moment. Tapos eto nga, alam nyo ba yung condo ni Mentor Koy ngayon na isingit ko lang, no? This week, pwede na kaming lumipat. Oh, di ba? Pwede na kaming lumipat. Pero alam mo ba, nag-start yun, doubtful ako. Promise. Kasi one time, umalis lang si, nag-search lang si Mentor Koy. Sabi niya, alis lang ako, may titignan lang akong condo. Edi alis siya. Pagbalik niya,
Sabi niya, nag-down na ako ng 20K. Sabi ko, ba't ka na naman nag-down? Ganito, ganyan-ganyan. Baka na naman di mabalik yan. Alam niyo, may trust issues ako. Di ba parang ang hirap, no? Ang hirap, paano ba yung sasabihin? Ang hirap kang magkaroon ka ng kampanting, yung kampante yung ano mo, pakiramdam mo, kapag hindi ka naniniwala. Kapag may doubts ka. Diba? Yung lagi ka nalang mag-iisip na, oh, baka naman kasi ganito. Yung ganun, baka naman ganito, baka ganyan. Yung mga ganun. Kaya, yun yung win-work out ko. At still, win-work out natin. No, hindi naman agad-agad yan eh. Pero, as long as you know, you are aware. No, na for example, may naisip ka, ay hindi. Kailangan. Yung ganun. Alam mo ng labanan. Yung mga ganyan. So, sabi nga dyan, Matthew 21:22. Whatever things you ask in prayer, believe, and you will receive. Diba? Napakaganda. Ayan. Letter C. Number 3. Letter C. Ayan. Letter C, no commitment. Grabe to. Ito, isa rin to sa mga magpapatunay ng success mo dito sa business or isang magiging basehan, no, kung magiging successful ka dito or hindi. Or kung gano'ng kabilis yung magiging success mo dito sa business. Depende sa commitment na ipapakita mo. Okay? Ayan. Meron ka na bang ano? Ito, no? Ito lagi nating naririnig, no? Sa kasal. Di ba, I do? Laging I do. Wala naman sinabing, do you accept your Kemerlu, ganyan, to be your beloved husband or wife, enrich, basta yon, and then poorer, ganun. For richer and for poorer, halatang hindi po kinakasal, no? For richer and for poorer, for, ano yan, sickness and in health, di ba, may mga ganun. Anong sagot lagi? I do. Ayan, di ba, I do. Hindi naman sinabi, I'll try. Wala namang ganun eh, di ba? I'll try, I'll think about it, ano, father. Wala namang ganun eh, di ba? I'll do my best, di ba? I do lang. Ibig sabihin, whatever it takes, I will do it. Di ba? Ngayon may bago na, whatever right it takes. Iba kasi, iba na eh, yung galawan eh, di ba? Para lang makuha, iba yung galawan. Pero ngayon kasi, whatever right it takes na. Okay? Pero still, you will do everything. No? Alam niyo ba ang mindset ko dito? Kaya sinabi kanina na ano, suking-suki sa mga incentives si Mentor JC. Ang mindset ko kasi dito, this is not for me. No? This is for my mother, my family. Promise. Kaya sabi ko, kailangan ko itong gawin para maiangat ko yung buhay ng pamilya ko, para maibigay ko yung buhay na gusto ko para sa nanay ko. Gagawin ko to. Kasi kapag sinubukan ko lang, kapag hindi 100% ng commitment ko, ano na lang mangyayari sa akin? Diba? Ano na lang mangyayari sa mga mahal ko sa buhay? Clear po? So you have to do whatever it takes, whatever right it takes. Gaano mo ba ka gusto tong business natin? Gaano mo ba ka gusto maging successful? Para kanino mo ba ginagawa tong business natin? Kanino mo ba, sino ba makikinabang kapag ikaw ay kumikita na ng 100,000 per week? Diba? So you have to do whatever right it takes to get your dreams. Kasi alam ko, at alam ng mga mentors ninyo, na hindi lang yan para sa inyo, kundi para sa mga mahal nyo din sa buhay. O isipin nyo na lang, pag hindi nyo nakuha yung dreams nyo sa IM Worldwide, wala kayong kakainin, wala kang ipapakain sa kanila. O, di ba kikilos at kikilos kay? Kasi hindi pwedeng walang kainin ang pamilya natin. Tama po ba? Di ba? Ayan, so yun yung mindset. No? Ayan, ito pa. Kailangan daw mag-focus tayo sa long-term goals. Yun yung i-commit natin kaysa lang sa mga short-term happiness. Ano ba yung mga short-term happiness na pinaglalaanan natin ng commitment natin or ng oras natin na hindi naman nakakatulong sa success natin? No, may iba kasi dito, ginagawa lang yung business kapag convenient lang, kapag pabor sa kanila. Ayaw nilang mahirapan.
No? For example, inviting. Ayaw nila mag-invite kasi ayaw nila ma-reject. Kapag merong nagtatanong, tsaka lang sila sumasagot. Which is hindi naman ganun ang business natin, di ba? Dahil yung nag-share. Tayo yung nag-spread ng hope. Hindi yung kung kailan lang may nagtanong. Uy, may barley ka daw? Ayaw, meron. Magkano? 1,000. Yung ganun lang. Tapos tapos na. Diba? Hindi tayo proactive na ginagawa yung business kasi ayaw natin mahirapan, ayaw natin ma-reject. No? Wrong yun. Dapat kung committed ka talaga, kung kahit sino pa yan, kausapin natin, basta kailangan natin ng resulta. Kailangan natin matulungan sila, kailangan natin ma-offer yung product. Yung ganun. And commitment is equals to no excuses, only results. No? Ano ba yung mga short-term happiness na pinagpapalit mo para sa long-term goals mo? At ano na ba yung mga bagay na kinumit mo sa sarili mo na hindi mo pa natatapos hanggang ngayon? No? Sabi sa training, kailangan daw, ito yung commitment, ito yung dapat gawin, at ito yung hindi dapat gawin. Pero alin na dun yung mga nagawa mo at hindi mo pa nagawa. For example, diet. Ang tagal mo nang sinasabi na magda-diet ka. Ang tanong, kailan mo nasimulan? Di ba? Aray, JC, aray. Sinaksak yung sarili ko eh. Di ba? Ang sarap kaya kumain. No? Pero hindi lang dahil sa pagpapayat, kundi sa health natin. Nagets nyo? Okay, okay, yung panonood ng mga TV, panonood ng mga teleserye, panonood ng Netflix, akala ko ba gusto mong maging successful? Bakit naubos yung isang araw mo sa panonood ng series? Sa Netflix. Okay, mga teleserye. Diba? Ngayon, diba? Babalik na naman daw si Cardo. Hindi ko alam kung nawala ba si Cardo. Pero nakita ko lang sa Facebook yung interview nila ni Julia. Oh. Magbabalik na naman daw si Cardo. Hindi ko alam. Pero, di ba alam nyo naman, pag bumalik si Cardo, hindi na naman yan mamamatay si Cardo. Mahihirapan na naman patayin yan si Cardo. So, hanggang kailan na naman yan? Di ba? So, kung 6 months ang tinagal ni Cardo, 6 months ka rin nakatutok. O 6 months ka rin walang resulta kay IM. Kasi nakatutok ka kay Cardo. Di ba? Naging successful ka ba? Hindi naman, di ba? O kaya, paglalaro, Dota, Xbox, ML, ano ML? Mobile Legends, di ba? Akala ko M, ano, M William. De, joke lang. Mobile Legends, hindi talaga naglalaro. Eh. Ayan. Alam mo ba, na-addict ako dati sa Candy Crush. Promise. Promise talaga. Alam mo yung mga free time ko, Candy Crush talaga ako. Tapos nauubos yung oras ko talaga. Kasi level 3,000 plus na ako doon eh. O, di ba? Level 3,000 plus na talaga ako doon. Alam mo ang kalaban ko doon? Ang kakompetensya ko lagi sa level? Kilala niyo kung sino? Si Tita Betty. Yung mother ni Mentor May. Di ba? Eh, si Tita Betty, okay na siya maglaro-laro. Di ba? Kasi andyan naman si Mentor May, bubuhay sa kanya eh. Eh ako, hindi. Pag naglaro-laro ako, sino bubuhay sa nanay ko? Diba? Ayan. Scroll sa Facebook. Nako. Imbes na nagpo-post ka, ginagamit mo yung Facebook for business, hala, sige ka ng scroll. Naubos na yung oras mo kaka-scroll. Diba? Wala ka namang napala. Okay. Love life. Case-to-case basis daw. No? Kung nakakatulong naman sa'yo sa business, no, at hindi ka na de-distract, okay naman. Wala namang problema dyan. No? Pero kung yan mismo ang nagiging reason bakit hindi ka nagiging successful, no, mag-isip-isip ka na. Charap. Mag-isip-isip ka na. No? Hindi, pwede mo naman i-explain kasi kung lumalove life ka. Pwede mo naman i-explain doon sa partner mo eh, yung pinaka-goal mo. No? Pero kung ikaw ay nanghihingi pa ng pang-date sa parents mo, kung ikaw ay nanghihingi pa ng mga pangregalo sa partner mo, naku, tigil-tigilan muna natin yan. Diba?
Lalo na kung siya rin mismo hindi rin naman committed sa iyo. 'Di ba? Masakit 'yun yung ikaw lang umaasa. Charot. May mga ganun. Ayan. So, kailangan yung level of commitment natin na ano natin, no? Na namo-monitor natin. Kasi tao lang naman tayo, 'di ba? Minsan nakakanood tayo sa YouTube, 'di ba? May mga ganito, may mga ganyan. Pero yung level of commitment mo sa ginagawa mo ngayon sa IM Worldwide, kamusta na? 'Di ba? Gaano ba kataas? Okay? Clear po? Sabi nga dito, there's a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when it's convenient. Interesado ka lang naman eh. Diba? Kaya pag andyan na siya, oh, edi gagawin mo lang kung kailan convenient sa'yo, kung kailan mo gusto. But when you are committed to something, wala ka dapat excuses. Gagawin ko to. Kailangan ko tong gawin. Hindi pwedeng lumagpas o matapos ang isang araw na hindi ako nagkakaroon ng production. Kailangan productive ako sa isang araw. Nang hindi ako papayag na hindi ko nagagawa si IM sa isang araw. No? Kung nag-commit ka ng 3 to 4 hours, gagawin si IM kasi part-timer ka, that's your commitment, gawin mo. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo, kumbaga naiintindihan naman natin kung part-timer ka or hindi. Pero if you committed yourself sa IM Worldwide at sa pangarap mo, go ahead. Naalala ko ito, hindi ko makakalimutan kwento ni Mentor Sai sa ARA. Part-timer siya. 'Di ba? Sabi niya nga ang tagal nung success niya. No, ang tagal niyang pinagdaanan. No, bago niya nakuha yung kung anong nakukuha niya ngayon. Pero the moment na na-realize niya at nag-commit siya sa business, ginawa niya. Alam mo yung naglalakad siya every kaya nga nakilala si Mentor Sai sa office eh, dahil sa suot niyang uniform. Kasi every after shift niya sa hospital, pumupunta talaga siya ng office, training talaga. Kinumit niya kasi sarili niya na mag-a-attend siya ng training. Sometimes, ninalakad niya from Aurora to office. O, di ba? Kinumit niya kasi sabi niya, kailangan kong pumunta. Kailangan kong umattend. Minsan, kahit walang pamasahe. Di ba? Kailangan. Kasi yun yung kinumit niya. And you have to do the same. You have to be committed dito sa business natin. Kasi mararamdaman mo, makikita mo yung difference, no? Sa mga bagay na kung saan ka nagko-commit. For example, sa jowa, 'di ba? Or sa asawa, 'di ba? Or sa partner in life, nag-commit ka na. So meron kang responsibilidad. Kung ikaw ay lalaki, you committed yourself to be a provider to your family. Kung ikaw naman ay babae, 'di ba? Sabi nga sa Bible, 'di ba? You have to submit. That's your commitment. You have to submit to your husband. Yung ganun, kailangan pagsilbihan, 'di ba? Yung mga ganun. That's the commitment of being a wife. Kung ikaw naman ay husband, your commitment is to provide for your family. Kung ano man yung pangangailangan nila, kailangan ikaw yung mag-provide. Nagigets nyo? So lahat may commitment. And since nasa IM Worldwide ka na, kailangan maging committed ka rin dito sa business natin. Are you learning? Ayan. Letter D, discouragement. Rejections, hardships, challenges, that's part of your journey. That's part of your success. Okay? Uminom lang. That's part of your, kumbaga, part siya ng mga pagdadaanan. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiwas. Kasi sabi nga nila, di ba,
kapag hindi ka na na-reject, hindi ka nagkakaroon ng kahit anumang challenges dito sa business natin, hindi ka nahihirapan, ibig sabihin hindi mo ginagawa yung business. For example, sa inviting, lahat ba ng na-invite mo nag-join? Yes, men. Ilan ba na-invite mo? Isa po. Wow. Diba? Eh sabihin na natin 100 yung na-invite mo na. Lahat ba nag-join? Hindi. Diba? So ibig sabihin, at some point ng journey mo dito sa business natin, na reject ka, na challenge ka, may mga hardships na pagdadaanan, pero that's normal. That's part. Okay? Sabi dito, ayan, kapag na-experience mo daw yon, SW4 next. Ano yung SW4 next? Some will join, some will not. So what? Ano daw? Someone's waiting. Next na. Okay? Ano yan? Example, free taste. Ano daw yung free taste? Di ba nakapunta naman na tayo ng grocery? Sa grocery, di ba? Madalas maraming yan sa grocery store. Sino hindi pa nakakapunta sa grocery store, magkakaroon po tayo ng field trip. Charot. Dahil ABC yung ating topic ngayon. Lakas mga estudyante. No? Ayan, magkakaroon tayo ng field trip. Hindi. Di ba maraming doon nag-free taste? Ikaw, na-try mo nang mag-free taste. Di ba? Pero minsan, na-try mo na rin daanan lang yung mag-free taste. Tama po ba? Unless nagpunta ka lang doon para sa free taste. Naghanap talaga ng free taste, no? Diba? Pero ang point doon, sino yung nagpupunta sa free taste? Sino yung lumalapit sa free taste? Sino yung tumitikim doon? Diba yung may mga gusto lang? Yung mga nagpapa-free taste, hindi naman tayo pinipilit. Tikman mo na nga ito, libre na nga eh. Ayaw mo pang tikman. Wala namang ganun, diba? Kumbaga nakakapit lang sila, free taste po. Diba? O kung ayaw mo, edi okay lang. Ang anong point? Mag-focus ka sa mga taong gusto. Gustong gawin yung business. Taxi. Ano yung sa taxi? Pag pumara ka ng taxi, hindi ka na napagbigyan o hindi ka sinakay. O, anong meron? Magwawala ka ba? Magreklamo ka ba? Magsusumbong ka ba kay Tulfo? Magpapatulfo ka ba? Hindi ako sinakay ng taxi driver. Oh, di ba normal yun? Na minsan hindi ka talaga sinasakay ng taxi driver? Kasi ang layo, ma'am. Ay, pauwi na po ako, ma'am. Yung mga ganun. Ay, sir, kasi po ganito, ganyan. Oh. Ano yung cards? Di ba sa isang deck of cards, 52, merong dalawang joker, apat yung alas. Ibig sabihin, kada bunot mo, hindi alas agad. Minsan joker pa. O anong ginagawa mo? Bunot ulit, bunot, 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 hanggang sa makuha mo yung alas. Diba? Ganun lang po ang SW4 next. Again, ano yung SW4 next? Pakitype nga. Tignan nga natin kung nakikinig pa po ang mga bata. Mga bata, nakikinig pa ba kayo, mga bata? Ano yung SW4 na sinabi ni Mentor JC? Nakikita ko po ang mga comment. Some will join. O ano pa? Yun lang. S1 lang po yan. SW1 lang yan. Some will join. O, magtatawag tayo. Yung mga naka-off camera, tatawagin natin. Some will join. Some will not. Ano pa? Why? Hindi nakikinig. Bagsak sa recitation. Ano yung SW4, guys? Hindi tayo mag-move on kung walang nagta-type. Oh, some will join, some will not. O yung dalawa pa. Ayan. So what? Someone's waiting next. Okay? So tandaan niyo po yan, ha? Tandaan niyo po yung SW4 next. Okay? Ayan. Ang haba ng interval nung kay Ate Miriam. Kay Mentor Miriam. Ayan.
Sabi dito, eto, familiar kayo kay Colonel Sanders story? Sino ba si Colonel Sanders? Siya yung sa Jollibee. Charot. Siya yung saan? Sige nga, saan? Yan. Sa KFC. Siya yung sa KFC. And alam nyo ba, bago nagkaroon ng KFC, siguro mga 100, more than, ang daming rejections. Hindi ko man alam yung exact, pero super daming rejections. Sobrang daming restaurant na nag-reject dun sa recipe niya. Diba? Pero ngayon, oh, KFC is KFC. Okay? Pero pinagdaanan niya yun. Kumbaga, hindi siya magiging KFC kung hindi siya na-reject ng maraming beses. O, 1,001 rejections. O, diba? Ganun. Hindi ko naman sinabi, huwag na natin intayin na mag 1,001 rejections pa tayo. No? Pero ang point lang doon, part ang rejections ng ating success. So, i-enjoy mo lang. Huwag kang maging emo sa mga rejections. Okay? Are you learning? Ayan. Letter E, excitement. Okay, excitement. Ano daw yung sa excitement? Kailangan daw, pag ginagawa mo itong business, you have to be excited. No? Meron ka na bang nakitang mga tao na successful pero lugmok na lugmok at napaka-negative ng itsura? Yung unang tingin mo pa lang negative na, hindi pa nagsasalita. Di ba lahat ng mga successful, they have this kind of energy na nakakahawa? They have this kind of energy na alam mo yung on fire, excited palagi, dapat ganun daw tayo. Ano ba yung nagpapa-excite sa isa business na to? Yun yung gawin mo. Yun yung pagtuunan mo ng focus mo. Or ng, ano mo, ng attention mo. Diba? For example, si Michael Jordan. Alam nyo ba na madalas siyang bumibili ng damit? Kasi sabi niya, every time daw na may bago siyang sinusuot, lagi siyang na-excite. Lagi siyang excited. Lagi siyang on fire. Ang taas ng energy level niya. Ganon. So dapat ganon din daw sa business. Okay, but still, tao tayo, may pinagdadaanan tayo. Or mayroon tayong pagdadaanan. Okay, pag may pinagdaanan ka naman daw, no? Kailangan naman, 1 minute man ka. Pagdadaanan mo lang talaga. Huwag mong tatambayan. Clear po ba? Yung mga tipong yes, namnamin mo, na-reject ka, ganito yung nangyari sa'yo. No? Pero huwag mong tagalan. Mahirap, kailangan daw makamove on tayo agad-agad. No? Oh, and again, being grateful is something or one way to be excited sa mga pwedeng mangyari sa'yo dito sa business. Okay? So clear tayo sa pagiging excited, ha? Kailangan lagi kayo excited. Excited ka ba makuha yung pangarap mo dito sa business? Type 1001. O, diba? 1001. Ayan. Kailangan excited ka palagi. Kailangan yung energy level mo pagkausap ka, no, ng mga mentors or ng mga cross lines, ng downlines mo, mataas yung energy level mo. Hindi yung parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Diba? Kailangan mataas yung energy mo kahit 8 a.m. ang mentoring. Kahit ganun dapat. Diba? Or kahit super late na, kailangan mataas pa rin yung energy mo. O, diba? Ang pinatype ko lang, 1,001. Pero si Mentor Grace Tapalya, 1,101. O, diba? Ganun kataas dapat ang energy level. Tumataas, lumalagpas pa. Diba? Ganun. Diba? O, sino dito mabababa ang energy? Tatanggalin sa genealogy. Hindi, joke lang. Ayan. So, sinong excited? Sinong energized? Sinong excited? I am excited. Ganun.
Okay? Huwag mong ibababa yan. Kasi ma-attract yan ng universe. Diba? Napansin nyo yun? Kapag mababa ang energy level mo, parang lugmok-lug na lugmok ka. Kapag meron kang problema, diba? The more na ini-embrace mo, the more na wino-worry mo yung business, yung problem na yon, no? Mas lalong bumibigat yung sitwasyon. Na-experience niyo na yun. Diba? Pero pag excited ka, may problema, okay lang yan, sige, solution tayo. Ah, hindi, sige, normal yan. Sige, ganito lang dapat ang gawin. Alam mo yung ganun? Nakakaisip ka agad ng solusyon. And hindi mabigat sa pakiramdam kasi positive. Yung energy mo mataas. Excited ka. Diba sabi nga nila, yung 11th hour, kapag dumadaan ka na sa 11th hour, you have to be excited. Why? Kasi after nun, deliverance na. Yung feeling mo, pinagsakluban ka na ng langit at lupa, pasan mo yung daigdig. Be excited. Kasi after nun, there's no way to go but up. Yung dapang-dapa ka na, you have to be excited. Kasi wala nang ibang mangyayari sa iyo eh, kundi itatayo ka na. 'Di ba? So dapat excited. All right. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Oh, paki-Tagalog. Charot. Pero ganun po siya, no? Pagdadaanan mo maraming failures sa buhay, no, pero dapat hindi ka nawawalan ng excitement, no, hindi ka nawawalan ng enthusiasm, ng push, ng perseverance, ng persistence sa pag-hit ng iyong mga targets or goals despite of all the challenges. 'Di ba? Kasi yun daw ang bubuo sa ingredients ng success mo. Okay? Letter F. Focus. Or laser focus. Kailangan daw hindi ka dito jack of all trades, master of none. Ano ibig sabihin nun? Oh. Sino dito may iba pang networking na sinalihan at ginagawa ngayon? Bukod kay IM. Umami na kayo. Parang ano, parang may kasalanan sa presinto. Ayan. Okay? Guys, sa ibang networking companies, kapag nalaman nila na may iba kang networking na ginagawa, you will be terminated. Okay? Because, ano bang tawag doon? In reality, or sa rules, no? Hindi mo magagawang maging successful sa lahat ng network companies na sinalihan mo kung lahat yun ginagawa mo. Kumbaga, yes, pwede kang kumita dito, pwede kang kumita doon, pwede kang kumita ng ilan. Pero hindi ganun ka, ang tawag dito, kabongga yung resulta mo. Si Mentor May, may iba bang networking? O sabi na natin hindi networking. May iba bang pinagkakaabalahan si Mentor May? Di ba wala naman? Si Mentor Marlon, may business siya, yes. Pero hindi naman siya yung nagpapatakbo nun eh. Di ba? Hindi naman siya yung nagpapatakbo nun eh. Ang nagpapatakbo nun, mga kapatid niya. Siya lang yung financer. Siya lang yung taga-check. No? Pero ang point dito, hindi ka magiging successful sa isang bagay kung ang dami mong ginagawa. Kung hindi ka makapag-focus. Di ba minsan nga, pag may kausap ka sa cellphone, tapos may nagsasalita in front of you, minsan hindi ka makapag-focus or madalas hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-multitask. Kasi, pag sinabing focus, kailangan meron kang tapahoho. Ano yung tapahoho? Yung sa kabayo. No? Hindi ko naman sinabing bumili ka noon tapos lagyan mo yung mukha mo ng ganun. Diba? Pero yung mindset na kailangan nakafocus ka sa goals mo, kailangan ito lang muna yung tatargetin ko. Pag na-hit ko na to, tsaka ako alam mo yon, tsaka ako mag-move on sa next target na naman. Wala ka makikita ang mga successful mentors dito sa IM Worldwide na may iba pang ginagawa. You cannot chase two rabbits at the same time. Or you cannot serve two masters at the same time. Nasa Bible din yun. Diba?
So you have to be focused. Kailangan mo mag-focus para makuha mo talaga yung pangarap mo. Okay? Clear ba yon? Sabi dito, follow one course until successful. Hanggat hindi ka pa successful sa isang course o sa isang path na ginagawa mo, huwag kang aalis dyan or huwag kang hahanap ng iba. Kaya alam nyo ba, marami akong kakilala na hopper ng networking. Hopper ng networking. Kasi mahirapan sila isang buwan, dalawang buwan, hindi sila maging successful. Aalis agad sila. Hahanap ulit agad sila. Hahanap na agad sila ng iba pang company. Hindi pa nga sila successful dun eh. Hindi pa nga sila nakakapag-focus eh. Naghahanap na sila ng iba pang pinagkakakitaan. Which is wrong. No? This is based on experience, ha? This is based on experience. Kaya nga ako nag-full-time eh, sa IM Worldwide, sa networking. Kasi alam ko na pag may trabaho ako, hindi ko pa maibibigay yung 100% attention, yung 100%. First, letter F kasi pinag-uusapan natin eh. Kaya 100%. Ganun. Kaya 100%, no? Na attention na focus ko. No? Pero again, based on experience, nung nag full-time ako, o letter F na naman yun, full-time. Okay? Doon ko na-experience yung difference na makapag-focus sa isang bagay lang. Sa isang bagay lang. Diba? Hence, ito yung mga nakukuha natin. Kasi feeling ko wala naman akong kamaro, hindi naman tayo magda-diamond. Kung meron pa akong ibang ginagawa. Diba? Imagine ninyo, nagko-call center pa rin ako. O, ngayon, pa-uwi pa lang ako. O, edi hindi ako nakapag-share sa inyo. Diba? Kasi alas 8 out ko pa lang sa call center. Ano yun? Yung ganun. Clear po ba? You have to stay focused. Para manalo ka sa journey mo dito sa business. Okay? Ayan. Letter G. 14G. Ayan. Dapat daw may goal. At hindi ka lang setter ng goal. Marami pong ganyan. Marami pong kakilalang ganyan. Yung kapag goal setting, ang daming goals. Nakaka-excite ang mga goals. Pero pag getting na, ang pag-uusapan, ngangi. Nga nga. Kahit isa sa mga sinet walang nag-get. Kasi magaling lang sa setting, hindi sa getting. So dapat daw dito, no? Goal getter ka. Because at the end of the day, resulta ang pagbabasihan ng success mo. Hindi pwedeng 3 years ka na, ang sasabihin mo sa akin, Mentor JC, nakaka 100 naman akong kausap sa isang araw. Kahit nakaka 1,000 ka pa sa isang araw, kung wala ka namang na-achieve na goal in 3 years time, walay din yun. Walang bearing yun. Diba? Walang bearing yun. Kaya pinapahit kayo ng mga mentors ng ano eh, ng achievement eh, ranking, diba? Rank up, car incentives, diba? Lalo pa ngayon may incentives, diba? Millionaire circle, alam niyo yung mga ganyan, yung mga Apple gadgets, huwag kayong makukulitan sa mga mentors pag pinapag-hit kayo ng mga ganyan. Para sa inyo yan. Kasi pag nakita naman ng mga tao, ng mga friends niyo na wala dito sa IM Worldwide, na merong nangyayari sa inyo dito sa business, kanino magjo-join? Diba sa inyo? Tinutulungan lang kayo ng mga mentors, no, na i-push para magkaroon kayo ng resulta. Dahil pag nagka-resulta kayo, kayo rin ang magbe-benefit dyan. Okay? So you have to be a goal-getter. Okay? Ano ba yung mga goals, Mentor JC? Meron tayong short-term, mid-term, long-term, tsaka ultimate goal. Short-term, ito yung mga pagka-join mo. Dati kasi ang mid-term natin, Sapphire eh. Ngayon kasi short term na yun eh.
naging short term na yung Sapphire eh. Alam mo yung pagka, di ba sabi nga ni GM sa event natin, pagka-join mo, i-goal mo nang mag-Sapphire. 1 month to 2 months. Kailangan Sapphire ka na. Diba? Midterm. Ayan, ang midterm, kailangan may, ano, may goal ka na ng sasakyan. Diba? Yung mga ganun. Or higher rank. Possible. Long term, ito na yung mga house and lot. Diba? Yung mga gusto mong makuha na matagal mo ng, alam mo yun, matagal mo ng pinapangarap. Diba? And then the ultimate goal is, ito na yung talagang bonggang-bonggang pangarap mo para sa pamilya mo. Yung mansion, yung mga ganyan, yung mga, yung time freedom, yung travel with your families around the world, yung ganun. Clear ba? And of course, you have to add your deepest why. Kasi yan yung magpapapush sa'yo to get your goals. Lagi mong balikan, lagi mong alalahanin kung sino, para kanino ba yung ginagawa mo. Sino bang makikinabang? Diba? Kahapon, ito first time ko ito i-share. Kahapon, nakapag-isip-isip ako. No? Parang, sabi ko, itong ginagawa nating business, yes, nagkakarisulta, we are aiming for results, for goals, diba? For our dreams, for our loved ones, etc., etc. Alam mo yung feeling na para akong magulang, para akong tatay, para akong nanay, pinagsama. Para akong ano, para akong parent. No, parang inisip ko, pag meron akong mga bagay-bagay na ganito, tapos what if mawala ako sa mundo? Diba? Huwag naman. Kanino ko ito iiwan? Sino mapag-iiwanan ko? Yung ganun. Kumbaga, ano yung legacy na maiiwan ko? Especially sa mga parents dyan. No? Yung buhay na maiiwan natin sa mga mahal natin. Diba? Satisfied ka na ba? Sa buhay? O sabihin na natin, no? Just for example lang, hindi natin alam kung anong future eh, di ba? For example lang, wag naman Lord, wag naman. For example lang, tomorrow, alam mo na, walay na tayo. Oh, magulang ka, may anak ka, may pamilya ka. Sapat na ba? Satisfied ka na ba sa buhay mo ngayon na iiwan mo sa kanila? Yes or no? Kasi kung satisfied ka na at alam mo namang hindi sila mahihirapan pag nawala ka, o hindi na kita pipilitin mag-IM. Pero kung alam mo na pag nawala ka, mahihirapan sila at hindi magiging maganda yung buhay nila, girl, nako, trabahuhin mo na si IM ngayon. Ngayon pa lang. Nakawala ng boses. Maaga pa kasi. Diba? Trabahuhin mo na. Ngayon pa lang. Gusto mo ng magandang Christmas para sa pamilya mo? Nako! We still have 4 months. August, September, October, November. December pa lang. 5 months. 5 months para ma-provide mo yung magandang Christmas at New Year para sa pamilya mo. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Trabahuhin mo na to. Okay? Ayan. So, unang-una, you have to write down your goals. Make a goal board. Alam nyo na to. No? Hindi pwedeng nasa isip nyo lang yan. Isulat nyo, i-post nyo. Kailangan nare-remind kayo palagi. Ayan. Read your goals every day. Let it be reminders. Or let it be a reminder na kailangan mong bumangon at tumataw, kailangan mong gawin si IM Worldwide. Lagay mo yung picture ng anak mo doon, lagay mo yung picture ng mga magulang mo, lagay mo yung picture ng pamilya mo. Para maging reminder na itong ginagawa mong to is para sa kanila. At sila ang magbe-benefit kapag maganda na yung buhay
na ipoprovide mo sa kanila. Okay? Post your goals. Ayan, sa wall mo, sa kung saan pang, basta yung mare-remind, i-declare mo siya. No? I-declare mo siya para marinig ng universe. Marinig ni Lord. No, hindi pwedeng ikaw lang may alam. Para may pressure din sa'yo. Kasi kung ikaw lang may alam, naku, gusto ko ng Ferrari, pero ikaw lang may alam. O kahit hindi mo ma-hit, okay lang. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, ay okay lang yan, next month na lang, ay next year na lang. Pero kapag maraming nakakaalam ng goals mo, mape-pressure ka. And that is a good pressure. Diba? That is a good pressure. That's part of your success. That's part of your results. That's part of your growth dito sa business. Okay? Wallpaper. Gawin mo yan. Sa kahit anong gadgets mo. No? Again, reminder. Okay? Sabi dito, people spend more time planning birthday parties or outings than they do planning their lives. Then they wonder why. No? Meron ka bang kilalang ganun? Every time na may outing kayo, mga magbabarkada, pamilya, sila yung ano, bida. Bida ka pamilya, yung ganun. Yung bida, ay ako na bahala diyan. Ay ako na sagot sa ganito. Ay ako na oh, kailangan natin ng mga mga paper plates. Kailangan meron tayo mga ano diyan, yung tubig, 'di ba? Kailangan meron din mga cups. O ako na bahala sa mga balloons, ako na bahala sa decoration, ako na bahala dito, ako na bahala dito sa ganyan. Ang galing magplano ng mga outings at birthday parties. Pero tanungin mo sa plano nila sa buhay nila. 3 years from now, ano nang nakikita mo sa sarili mo? Wala pa. Basta go with the flow lang ako ngayon. Kung anong meron ako ngayon, yung ganun. No? Hindi sila makapagplano sa buhay nila. Diba? Tapos pag walang nangyari, bakit ganun? Bakit ganun, Lord? Bakit walang nangyari sa buhay ko, Lord? Eh yung planning time, hindi mo nga magawa eh, sa sarili mo eh. Diba? Clear ba? Okay. Are you learning? May natututunan ba kayo sa akin? Kasi kung wala, ulitin natin sa simula. Charot. Diba? Ayan. Okay, again, we have to plan. Sabi nga sa sa Jeremiah 19:11, diba? For I know the plans I have for you. Si Lord nga may plano sa iyo, eh. Kasi ikaw wala kang plano sa buhay mo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Oh. Tapos ikaw wala kang plano. Dapat may plano ka. May plano ka rin kasi may plano sa'yo si Lord. Again, hindi lahat ng plano ni Lord sa buhay mo magmamanifest kung hindi ka naman nag-obey sa Kanya o hindi ka gumagawa rin ng paraan para makuha din yung mga gusto mong bagay na mangyari sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Clear po ba? Are you learning? Pa-type, I am learning. Ayan. I am learning. Okay, dito na po tayo magtatapos no, sa story ng oyster tsaka ng eagle. Familiar po kayo sa oyster tsaka sa eagle? Sino kumakain ng oyster? Yung hilaw. Ayoko nun. Diba? Ayan. Ano daw yung story ng oyster tsaka ng eagle? Okay. Kapag oyster ka kasi, ito, bibilisan ko na lang yung kwento. Magiging di ako sa kwentuhan. Charot. Ayan. Ang oyster kasi, diba, go with the flow lang sila. No? So, tinanong siya ng eagle, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabi niya, okay na ako dito sa ilalim ng dagat. No, bubuka na lang ako kapag may dadaan na pagkain. 'Di ba? Maghihintay na lang ako ng mga biyayang darating. 'Di ba? Tapos pag nagkaroon ng
lindol o kaya nagkaroon ng tsunami, wow, tsunami talaga, nagkaroon ng pag-alog sa dagat, di ba? Kung saan ako mapupunta, edi come what may, let it be, parang ganun. Edi doon ako mapadpad, doon ako pupunta. Clear? Ang sabi naman ng oyster, ikaw, eagle, anong plano mo? Anong gusto mo mangyari? Ako, gusto kong lumipad ng mas mataas pa sa mountains. Gusto kong salubungin ang mga bagyo sa buhay ko. Gusto kong humanap ng mga pagkain na gusto kong kainin. In short, I want to have control over my life. Gusto kong ako yung control, ako yung may control ng buhay ko. Ayokong dumepende lang sa mga blessings na pwedeng dumating. Ayokong sumabay lang sa agos ng buhay. I want to be different. Dare to be different. Kasi yun yung eagle. Diba? Sumasalubong. Yun yung ano, masarap sa kanila eh. Yung ano, lilipad sila above clouds, above the clouds, tapos sasalubong sila sa kahit anumang bagyo. Kung ang bagyo ay pakaliwa, sila sasalubong sila, pakanan sila. Sasalubungin nila yan. And that serves as the challenges natin sa buhay. No? At pag nalampasan mo, that's already your success. Okay? So huwag tayo maging oyster. Maging eagle tayo. Okay? Dahil ang eagle or walang oyster na nagiging successful dito sa business natin. Kaya maging, kaya wala tayong, kumbaga wala tayong ibang dapat gawin kundi ang maging eagle. Dahil alam ko, bawat isa dito, 32 participants, alam ko, lahat tayo, gusto natin maging successful sa business. No? So since gusto natin maging successful sa business, kailangan natin maging eagle. Okay? So with that, I am Mentor JC and I am proud general. I am worldwide. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Mentor JC. Ayan, o diba, napalingon pa ako kasi may inspector na kumatok. Ayan. Team, sinong maraming natutunan? Grabe, type 3.25. Walang maisip. O diba, tulog na sila. Ay, hindi, ayan o, ang daming nagtatype. 3.25, grabe. Ayan. Thank you so much, Mentor JC. Na-refresh na naman kami this morning. Grabe. Oh, basic na basic, di ba? ABC. Pero minsan, ito yung mga hindi nakakalimutan natin. So, magtataka tayo, bakit wala tayong resulta, no? Yan. Dapat talaga yung mga basic na ganyan, i-internalize, di ba? Kaya yon, it's a good thing na nandito ka sa AM session natin, no? Dahil talagang nakaka-refresh, no? Kung talagang, ano pa, medyo kulang pa, o di ulitin mo mamaya, PM session. Yan, di ba? At sa night session natin, para talagang durug na durug ka na. Oh. Ayaw pang ano eh, ayaw pang magbago eh. Padurug ka, sige. Ganyan. Ayan. Thank you so much ulit, Mentor GC. And bago ka namin pakawalan, pwede po bang ano, mag-request ng selfie ang mga generals? Ayan. Team, bigyan ko kayo ng ano, 3.25 seconds. Para mag-selfie with Mentor JC. Ayan. On cam na po, everybody. Ayan. Oh, selfie na kayo with Mentor JC. Okay. 1, 2, 3.25. Oh, diba? 3.25 lang talaga yan. Okay, ayan. And mag-groupie tayo. Mother G, pwede po bang ikaw na lang po? Okay. Thank you so much, Mentor JC. Ayan. First page, guys. On cam, everyone. And then, bisay, mabilisan lang to. 1, 2, 3, smile.
All right, second page. 1, 2, 3, smile. Ayan. Tapos na po, mentor side. Thank you, Mentor JC. Ayan. Uy, team, mag-thank you kayo kay Mentor JC. Sige nga. Oh, mag-unmute. Thank you po. Thank you. Mentor JC. Thank you, Mentor JC. Thank you. I miss you. Thanks, Mens. I miss you, Mentor. Thank you po. Tapos na. Oh, ganon. Oh, sige. Everybody, let's close in prayer. Ayan, sumandali po tayo ngayong mukha at pumikit. Pagpanalangin din po natin si Mentor JC. Ayan. Father God, thank you so much sa time po na ibinigay niyo sa amin this morning para ma-refresh, Panginoon, yung desire namin na gawin tong business, Panginoon, ng tama. We believe, Panginoon, sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, na may plano ka para sa bawat isa sa amin. And thank you, Lord, for reminding us of this truth, Panginoon, na kung kami ay magsisipag at gagawin, Panginoon, yung tama, at dadaan sa tamang proseso, Panginoon, lahat po kami may naghihintay na magandang future para sa amin pong lahat. Patuloy mo nga po kaming i-bless, patuloy mong i-bless ang team namin, and also our mentors, Mentor Glance, and especially Mentor JC. Salamat, Panginoon, sa buhay niya, at patuloy mo siyang ginagamit upang kami po ay mag-guide effectively, Panginoon, dito sa aming business. Lord, dalayan ko rin po na i-bless mo po ang leadership niya ng Team Dauntless, Panginoon, na patuloy mo kaming palakihin, Panginoon, and expand yung territory po namin, hindi lang dito sa Philippines, kundi sa buong mundo. Salamat, Lord, and patuloy niyo po kami ingatan sa buong araw na ito. Keep us safe and also our families, Panginoon. Thank you, Lord. We love you. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yan, team. Yeah. Thank you so much for attending. See you tonight. Thank Bye-bye. You, Mentor Saiza. Thank you, Mentor JC. See you all later tonight. As day of training. Thank you, guys. Thank you, Team Myers. Bye-bye, everyone. God bless. God bless po. God bless, everyone.